Paano ba? Paano malalaman kung na-friendzone ka na niya? 8 signs. Shout out to Jewel Songbirds, Marivic Halius from Saudi, and Shen Galieto. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. For topic requests, video requests, and shout-out requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. May clean patalastas lang po, please check out Xiaomi. May link po tayo sa ating video description box dahil ang gaganda at ang mumura po ng kanilang quality items. Let's start the video. Sign number 1. Paborito kanyang chaperon. Natutuwa ka ba kasi tila ikaw ang gusto niya makasama lagi? Kung ikaw ang lagi niyang niyayaya sa tuwing may bibilhin o magsha-shopping siya, baka iba na ang ibig sabihin nito. Kung gusto ka ng isang babae, mahihiya siyang i-chaperon mo siya sa mga bagay na ginagawa niya. Kapag nangyari ito, gusto lang niya ang companionship mo, ngunit hindi niya nakikita na magkakaroon pa kayo ng romantic na koneksyon. May good news ito at may bad news. Ang good news ito ay gusto kanyang kasama at pinagkakatiwalaan kanya. Ang bad news ay hindi siya nakakuha ng kilig o ng romantic vibes mula sa'yo. Dahil kung kinikilig siya sa'yo o sabik siyang makita ka, mahihiya siya na yayain kang samahan siya sa mga errand. Siyempre, kung lalabas kayo, gusto niya, sana date. Kaya, kung gusto mo mag-level up ang inyong relationship at hindi ka na ma-friendzone, kailangan matuto ka makipag-flirt sa kanya para alam niya na may balak kang iba o na may gusto ka sa kanya. Sign number 1, na-friendzone ka na. Paborito kanyang chaperon o dakilang alalay kapag siya ay nagsha-shopping. Sign number 2, inimbitahan mo siyang lumabas at niyaya niya ang iba pa ninyong mga kaibigan. Kung nangyari ito at hindi niyo naman napag-usapan o napagkasunduan na magsasama pa siya ng ibang tao, isa na itong palatandaan na na-friendzone ka na. Gagawin niya ito upang hindi mo isipin na espesyal ang paglabas ninyo at hindi mo ito dapat bigyan ng ibang hulugan. Maari rin naman na tinatanong niya kung sino pa ang ibang kasama sa oras na niyaya mo siyang lumabas. Ibig sabihin nito, hindi siya komportable na magkasama ka lang ng mag-isa. Kung ganito ang ginagawa niya sa'yo, posibleng nahihiya siyang i-let down ka at sabihin, kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Kaya naman naghahanap siya ng ibang makakasama ninyo kung kayo ay lumalabas para hindi mo maisip na date ito. Posible rin na nahihiya siyang makasama ka na mag-isa lang o hindi niya alam na may gusto ka sa kanya. Sign number 2, inimbitahan mo siyang lumabas at niyaya niya ang iba pa ninyo mga kaibigan. Kung gusto mo makipag-date sa kanya, mas maaaring diretsuhin mo na lang siya dito kung pwedeng kayong dalawa lang ang lalabas para makilala niyo pa ang isa't isa. Sign number 3, kinikwento niya sa'yo ang mga crushes niya o mga nakaka-date niya. Kung malimit siyang magkwento sa'yo ng mga taong nakakasalamuha niya at mga nagugustuhan niya, malamang ay na-friendzone ka na. Ginagawa niya ito upang maisip mo na ang puso niya ay nasa ibang tao, na lalo na kung hinihingi niya ang opinion mo tungkol sa isang tao. Maaaring komportable na siya sa'yo upang sabihin ang mga bagay na ito, ngunit kaibigan lang talaga ang tingin niya sa'yo. Ngunit kung medyo bata-bata at immature pa ang babaeng gusto mo, posibleng kinikwento niya sa'yo ang mga crush niya o mga gustong manligaw sa kanya para makita ang reaksyon mo kung magsaselos ka. Pinakamainam talaga ay sabihin mo sa kanya na gusto mo siya para malaman mo kung may pag-asa ka ba. Sign number 3, kinikwento niya sa'yo ang mga crush o mga nakadate niya. Sign number 4, lagi kanyang nirereto sa ibang tao. Ito,
sure na palatandaan ito na friendzone ka nga. Lagi kanyang pinipilit na lumabas kasama ang ibang tao na tila ba hindi siya natatakot na mapunta ka sa wala. Palatandaan ito na kaibigan lamang ang pagtingin niya sa'yo at hindi sumasagi sa isip niya na maging kayo sa hinaharap. Ibig sabihin din ito na concerned siya sa love life mo at gusto niyang makatagpo ka ng ibang tao at hindi siya yon. Sign number 4, lagi ka niyang nirereto sa ibang tao. Ang babae, kung may crush siya sa'yo o may pag-asa ka sa kanya, hinding-hindi ka irereto sa ibang tao dahil ayaw kanya mawawala sa feeling niya. Sign number 5, ikaw ang kanyang crying shoulder. Isa sa karaniwang papel ng isang kaibigan ang pakikinig sa isang tao tungkol sa kanyang heartaches o mga masasakit na karanasan. Kung ikaw ang lagi niyang tinatawag upang magsabi ng sama ng loob, o kaya naman ay mga kwento ng mga bagay o tao na nakasakit sa kanya, isang malapit na kaibigan ang tingin niya sa'yo. Palagay ang kanyang loob sa'yo at iniisip niya na kaibigan ka niya, kaya okay lang sabihan ka niya ng kanyang mga problema. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pag-asa sa kanya, ngunit ibig sabihin nito, ang tingin niya sa'yo ay isang mabuting kaibigan. So, kung may balak kang manligaw, mabuting simulan mo na bago makategorize ka sa kaibigan lang forever. Sign number 6, ikaw ang laging nag-a-adjust. Gumagawa ba siya ng paraan upang magkasama kayo? O ikaw ba ang laging nag-a-adjust ng schedule mo para sa kanya? Kung ikaw ang gumagawa ng paraan para lamang magkasama kayo, malaki ang chance ang ikaw lamang ang may interes sa pagbuo ng inyong relasyon. Kung hindi siya gumagawa ng paraan o nag-exert ng effort para sa'yo, baka hindi kayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka alam niya na patay ka sa kanya, kaya pinagsasamantalahan niya ito at ikaw ang laging nag-a-adjust sa kanya. Sign number 7, pinakikilala ka niya sa taong gusto niya. Isang malaking palatandaan na na-friendzone ka na ay kapag pinakilala ka niya sa taong dinodate niya o gusto niya. Kung may nararamdaman siya para sa'yo at alam niya may pagtingin ka sa kanya, hindi niya ito gagawin. Ngunit dahil kaibigan lang ang tingin niya sa'yo, iniisip niya na hindi ka naman masasaktan sa pagpapakilala niya sa taong gusto niya. Kung bata pa po o immature ang babae na gusto niyo, posibleng ginagawa niya ito para magselos ka at manligaw. Pero kung medyo matanda na kayo, tipong mga 30s, hindi na to malimit gawin ng isang babae dahil mas mature na siya. Kaya kapag mga 30 plus na ang isang babae at pinakilala ka niya sa taong gusto niya, posibleng gusto niyang makuha ang opinion mo tungkol sa lalaking ito. Which is good for you kasi ibig sabihin nito ay pinahahalagahan niya ang opinion mo. Malamang hindi niya lang alam na may gusto ka sa kanya. Sign number 7, pinakikilala ka niya sa taong gusto niya. Sign number 8, may pet name siya para sa'yo. Natawag ka na ba niyang bro, sis, BFF, tropa, tol, at iba pa? Wala na sigurong mas matibay na palatandaan na kaibigan lang ang tingin niya sa'yo kapag ganito na ang tawag niya sa'yo. Kung matagal na kayong magkakilala at ganito ang tawag niya sa'yo, palatandaan ito na hindi kanya nakikita bilang isang karelasyon. Choice mo na kung gusto mong panindigan ang inyong pagiging BFF o kung lalayo ka na sa kanya. Worse, baka tinatawag ka niyang kuya. Yun na talaga, kuya o tito, sigurado na yon malabong maging kayo. Sign number 8, may pet name na siya para sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Na-friendzone ka na ba? Please write a comment down below. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos.
Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250452. Malaking tulong po ito para sa ating channel. Inuulit ko po uli, please check out the website para sa mga magagandang produkto ng Xiaomi. Makikita niyo po ang link sa ating video description box. Again, malaking tulong po ito para sa ating channel. Maraming salamat po! For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Kung gusto niyo humingi ng payo para sa inyong problema, maaari po kayong mag-email sa paanobachannel@gmail.com. Maraming salamat and see you in our future videos.